mula sa Bulwagang Pambalitaan ng Kalibog Cable Television Network. Ito ang Kalibog Cable News. Magandang araw, probinsya ng Aklan. Magandang araw, Kalibo. Ito ang Kalibog Cable News. Narito ang nangungunang balita sa araw na ito. Facial sa bayan ng Kalibo, hindi na mandatory. Balitang hatid ni Rio Trico. Bago pa man isailalim sa COVID Alert Level 2 ang probinsya ng Aklan, marami na ang hindi sumusunod sa pagsusuot ng face shield. Bagamat karamihan sa mga establishment sa kabiserang bayan ng Kalibo ay nagre-require pa rin ang pagsusuot nito, ilang mga lokal na pamahalaan na sa bansa ang hindi pabor sa pagpapatuloy nito. Ayon kay Kalibo Mayor Emerson Lachica, napag-usapan din ito sa isang pagpupulong kasama ang mga miyembro ng Municipal Interagency Task Force. Anya, hindi na mandatory ang pagsusuot ng face shield sa kabiserang bayan ng Kalibo, sa halip ay voluntary na lamang ito. Nagpaalala naman ang alkalde hinggil sa mahigpit na pagsunod sa basic health protocols gaya ng physical distancing at pagsuot ng face mask, lalo pat marami na ang namamasyal sa mga pampublikong lugar. Matatanda ang inilagay na sa alert level 2 ang buong probinsya nitong November 5 dahil sa sunod-sunod na pagbaba ng kaso ng COVID-19. Rio Trico, Kalibo Cable News. WHO Aklan naniniwala na posible sa unang quarter pa ng taon 2022, maabot ang herd immunity sa probinsya ng Aklan. Alamin sa ulat ni Rajoy Briones. Aminado ang Provincial Health Office Aklan na posibleng sa unang quarter pa ng taong 2022 maabot ng Aklan ang herd immunity laban sa Coronavirus Disease 2019. Ayon kay Dr. Cornelio Quachon Jr. ng WHO Aklan, napatuloy ang pagdating ng mga bakuna sa probinsya. Mas pinalawak pa ngayon ang vaccination rollout na kung saan ang provincial government at iba pang mga local government unit ay tumatanggap ng walk-in na nangangahulugang marami ang supply ng bakuna. Samantala, umabot na sa 655 ang mga kabataan na may comorbidity ang nabakunahan sa Aklan na sinimula noong araw ng Biyernes. Sa ngayon, patuloy ang pagbabakuna at nagsimula na din ang online registration para sa pagbabakuna ng general pediatric population o mga kabataan na may edad 12 hanggang 17 taong gulang na walang comorbidity. Era G. Briones, Kalibo Cable News. Aklan Provincial Government na mahagi ng wheelchair sa mga PWD sa bayan ng Altabas. Alamin sa ulat ni Jorile Vicente. Ang Aklan Provincial Government sa pamumuno ni Governor Florencio Miraflores sa pamamagitan ng Provincial Persons with Disability Affairs Office ay namahagi ng 3 wheelchairs sa bayan ng Altabas. Ang mga benepisyaryo ay kinabibilangan ng mga persons with disability sa nasabing bayan. Dumalo rin sa nasabing pamamahagi sina Mr. Randy Anthony Ribaldo ng Provincial Person with Disability Affairs Office, Mayor Denery Fall Jr., Dr. Leslie Ann Loses ng Provincial Health Office Aklan, Mrs. Elena Clavel ng Municipal Social Welfare and Development Office at Mrs. Bonnie Ligaspi, PWD Focal Person. Jorile Vicente, Kalibo Cable News. Ilang mga grupo nagsagawa ng tree planting activity sa bayan ng Libacaw. Nagsagawa ng tree planting activity ang ilang grupo sa Barangay Manika sa bayan ng Libacaw. Kinabibilangan ito ng mga miyembro ng Philippine College of Physician Capiz Aklan Chapter, Philippine College of Chief Physician Northwestern Panay Chapter, Aklan Medical Society, Camira Aklan at Libacaw Police Station. Kasabay ito sa pagdiriwang ng National Day of Rising Green Event. Ang programa ay may temang Musyon Kita Magpananom sa Manika. Layon nilang makatanim ng maraming puno sa kabundukan ng Libacaw. Bahagi rin ng kanilang aktibidad ang tree planting sa Palina Eco Park sa Rojas City. Nagpapasalamat naman ang mga ito sa Libacaw Environmental Natural Resources Office, Palina Eco Park at LGU Libacaw sa pagbigay daan sa kanilang aktibidad. Randy Nakuspag, Kalibo Cable News. $3,000 cash assistance para sa mga estudyante sa bayan ng Kalibo na ibigay na. Alamin sa report ni Era Joy Briones.
Nakatanggap na ng 3,000 pesos cash assistance ang nasa 43 college students sa bayan ng Calibo. Ito ay sa pamamagitan ng programang Pandemic Educational Assistance to Calibonhon. Layunin nito na mabigyan ng tulong ang mga estudyante sa Calibo na nag-aaral sa pribado o pampublikong paaralan. Napag-alaman ng 100 mag-aaral ang bibigyan ng cash assistance at ngayon ay sinimula na nila ang pagbibigay para makumpleto ang mga naging benepisyaryo nitong proyekto. Nagpasalamat naman si Mayor Emerson Lachica sa Municipal Social Welfare and Development Office dahil sa kanilang tulong para maging posible ang nasabing programa. Era J. Briones, Calibo Cable News. Paglagay ng Christmas decor sa Calibo Pastrana Park, sinimula na! Alamin sa ulat ni Jorilee Vicente. Sinimula na ang paglagay ng mga Christmas decorations sa Calibo Pastrana Park. Ito ay bilang paghahanda sa gaganaping opening of lights ngayong taon. Batay sa Facebook post ni Calibo Mayor Emerson Lachica, binisita ng alkalde ang mga LGU personnel sa Calibo Pastrana Park na patuloy pa rin ang pagtatrabaho para maglagay ng mga Christmas decorations upang paghandaan ang darating na Pasko. Nagpapasalamat naman ang alkalde sa mga masisipag na personnel sa pagsiservisyo nito sa bayan ng Calibo. Jorilee Vicente, Calibo Cable News. Mga namamasyal sa Calibo Pastrana Park, unti-unting dumadami. Alamin sa ulat ni Rajoy Briones. Simula ng isailalim sa COVID Alert Level 2, ang probinsya ng Aklan ay muling naramdaman ang sigla ng Calibo Pastrana Park. Marami na ring mga bata ang pinapasyal ng kanilang mga magulang matapos ang mahigit isang taon na pananatili sa bahay bunsod ng pandemya. Sa ngayon, pwede nang makalabas sa mga bata ngunit kinakailangan na kasama nito ang magulang o guardian. Ang Calibo Pastrana Park ay isa sa mga paboritong pasyalan ng mga bata sa bayan ng Calibo. Inaasahan na sa mga susunod na linggo ay papailawan na ang giant Christmas tree sa naturang parke na ginagawa kada taon tuwing Kapaskuhan. Samantala, ang mga kapulisan ay patuloy na nagbabantay para masiguro na nasusunod pa rin ang minimum health standards at para hindi mapahamak ang mga bata na masayang namamasyal. Era J. Briones, Calibo Cable News. Mga baybayin sa Western Visayas, ligtas mula sa red tide ayon sa BIFAR. May report si Rio Trico. Ligtas ang mga baybayin sa Western Visayas mula sa nakakalasong red tide ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Base sa ipinalabas na abiso ng ahensya nitong November 5 ngayong taon, hindi apektado ng red tide ang mga shellfish na sinuri mula sa mga baybayin ng Gigantes Islands sa Carles, Iloilo, Pilar, Panay, President Rojas sa Rojas City, Capiz, sa Pian Bay, Ivisan at sa Pian sa Capiz, Mambukyaw at Camansi sa Batan, Aklan, coastal waters ng Altavas, Batan at New Washington sa Batan Bay, dito pa rin sa probinsya ng Aklan. Bagamat ligtas ang ibang lugar sa Western Visayas, positibo naman sa red tide toxin ang ibang baybayin sa Eastern at Western Samar. Marami pang mga lugar ang apektado ng red tide sa buong bansa ayon sa pinakahuling report ng BIFAR. Kaya naman pinag-iingat ang publiko sa pagkain ng mga shellfish na mula sa mga apektadong lugar. Ang red tide ay isang uri ng global phenomenon kung saan nag-iiba ang kulay ng dagat. Karaniwan itong nangyayari kapag ang mga halamang nabubuhay sa dagat at tubig dabang ay hindi makontrol ang paglaki at nagpuproduce ng lason na nakakaapekto sa mga lamang dagat. Rio Trico, Calibo Cable News. LGU New Washington na mahagi ng food packs sa mga residenteng nasa geographically isolated and disadvantaged area. Alamin sa ulat ni Jorilee Vicente.
ang lokal na pamahalaan ng New Washington sa pamumuno ng kanilang alkalde na si Attorney Shimonette Francisco ay namahagi ng food packs para sa mga residenteng nasa geographically isolated and disadvantaged area sa bayan ng New Washington. Ang mga benepisyaryo ay kinabibilangan ng 749 households ng barangay Pinamukan ng nasabing bayan. Layunin nito na makatulong sa mga residente, lalo na sa mga nawala ng trabaho at pangkabuhayan sa gitna ng pandemya. Jorilee Vicente, Kalibo Cable News. Application para sa election 2022 sa Commission on Election Region 6 umabot ng mahigit kalahating milyon. Alamin sa ulat ni Rio Trico. Nakatanggap ng mahigit 600,000 aplikasyon ang Commission on Elections para sa halalan sa taong 2022. Ayon sa tanggapan, kabilang sa mga application ay ang voters registration, reactivation, transfer of residence, pagpapalit ng pangalan, at correction of entry. Ang datos ay simula umano noong September 1, 2020 hanggang October 30, 2021. Sa 647,586 application, mahigit 56,000 ay mula sa Aklan, mahigit 47,000 naman ay mula sa probinsya ng Antique, 67,644 sa Capiz, mahigit 14,000 sa Guimaras, 223,330 sa Iloilo, at 237,641 ay mula sa Negros Occidental. Napag-alamang dadaan pa sa pagsusuri ng Election Registration Board o ERB ang mga application. Samantala, umaabot naman ng 4.8 million ang kabuuang kwalipikadong botante sa Region 6 ayon sa COMELEC. Rio Trico, Kalibo Cable News. At iyan ang mga nakalap na balita ngayong araw. Ako po si Rantina Cusbag. Ito ang Kalibo Cable News. Magandang araw!